Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay isang bagong kalaban ang ating nasaksiyan at napag-alaman ni Leonard na karibal ito ng kanyang ama sa negosyo pero ngayon ay gustong makipagsosyo sa kanya. Pero nag-isip-isip muna itong si Leonard samantalang ang matanda naman ay ginawang pahay ng kanyang anak para mapalapit ito kay Leonard para masagawa ang kanyang masamang plano. Lim naman siyang nagbunyi sa sinabi ng anak niya. Dil malambot ang puso nito. Tiyak na makakagaanan ng loob ni Delamondre ang anak niya. Kahit pa bilang isang kaibigan lang ang gawin nito, tiyak magtatagumpay ang anak niya. Isang ngising nakakatakot ang sumilay sa kanyang labi. Samantala, sa kabilang banda naman, "Sir, may naghahanap po sa inyo." Wika ni Leia na nasa intercom. "Who?" "Siya raw po si Evangeline Reyes." Sagot nito. "Ano naman ang kailangan ng anak ni Mr. Reyes?" Sagi sa aking isipan. "Okay, papasukin mo." Isang matamis kagad na ngiti ang napansin niya sa babae. Ngunit halata dito ang pagiging professional. "Hi Mr. Delamontre," wika nito. "Napansin ko rin na formal lang suot nito. Hindi katulad ng ibang babae. Nalos ilabas ng katawan. Mapansin ko lang. Ngunit mukhang nag-iba yata ito simula nang malaman na may asawa at anak ako. Well, mas better naman kung ganon. At least hindi siya katulad ng iba." "Hi, take a seat." Wika ko dito. "Anong meron at napapunta ang anak ni Mr. Reyes dito?" Pumuntong hininga ito bago sumagot sa akin. Mukha pang nalungkot ang mukha nito. Pinapunta ako rito ni Dad para itanong sana sa iyo about sa business partner niyong dalawa. Actually, ako muna ang harap at kakausap sa iyo. If you accept na maging business ka-partner ka ni Dad, napapansin ko kasi na madalas nihilo si Dad at nangihina ang katawan. So I decided na ako na muna ang makipag-usap sa iyo about the business. But don't worry, may alam ako sa ganitong trabaho dahil nag-aral ako about this. At huwag mo rin isiping plano ko ito dahil humanga ako sa iyo. That time nang una tayong magkita, I admit naman na humanga ako sa iyo. But since na sinabi mong may asawa at anak ka, kaya tinigil ko na kagad ang paghanga ko sa iyo. Hindi ko kasi ugali na magkagusto pa sa taong pamilyado na. Sinabi ko ito dahil baka isipin mo, ginawa ko lang ito dahil type kita. Ginagawa ko ito for my daddy. Maniwala ka sa akin." Mahabang wika nito sa akin. Hindi ko tuloy may iwas ang mapubuntong hininga sa aba ng sinabi nito at talagang inunahan na niya ako sa maaring isipin ko. Pero base naman sa itsura nito nagsasabi ito ng totoo. Wala na rin sa itsura nito na mukhang may pagka-interest pa nga sa akin. Sandali ko itong tinitigan. "Well, susubukan ko ang maaari mong isuggest about sa business. At kung papasa ang talent mo for the business, I will accept it. Pero hindi ko ipapangako na madali kong tatanggapin ang offer ng dad mo. Katulad ng sinabi ko na ikaw muna makipag-usap sa akin about this. So nasa iyong kamay rin ang magiging desisyon ko. Kung magaling ka at nagustuhan ko ang plano mo for business, I will accept it." Wika ko rito. Napansin ko naman ang paglaki ng mata nito at pagsigla ng mukha. She looked innocent. Siguro kung may kapatid akong ganito rin ito kalaki, halatang bata pa ito. "Really? Oh, thank you, Mr. Delamontre. Don't worry, I will do my best para magustuhan mo ang isasuggest kong plano about the business. Thank you for accepting me as your business partner. Maybe soon," wika nito na may alanganing ngiti. Dahil sa uling sinabi nito, napangiti na lang ako ng tipi dito. Hindi ko alam kung bakit maganang love ko rito. "Okay, we'll see then. Wika ko na lang dito. Anyway, it's 12 in the afternoon na. Baka pwede tayong sabay kumain para na rin marinig mo ibang plano ko sa business." Wika nito. Bigla ko naman itong tinitigan ng malalim. "Huwag kang mag-isip na masama. Tulad ng sinabi ko, wala akong interest sa iyo dahil hindi ako pumapatol sa may pamilya na. Nako, virgin pa kaya ako kaya ibibigay ko lang ito sa binata at walang sabit." Wika pa nito na ikinayuko ko habang nagpipigil na matawa. "Akalain mo, hindi man lang nahiya sa sinabi nito. She looked like a kid. Sasabihin kong anong gustong sabihin. Pero masaya ako. At least hindi ako mag-iisip na may ibang plano ito." Nakanguso pa ito pag angat ko ng tingin. Napailing na lamang ako. "Bakit tumukhang mabait
Bakit yata ang daddy nito mukhang may tinatagong misteryo? Ipinilig ko na lang ang ulo ko sa mga iniisip. Kumain nga kami sa restaurant. Doon ko lang din napansin na seryoso ngayon sa gustong pakikipag-business para sa akin. The way she talk about the business, magaling ito at talatang magaling at matalino. Napakaseryoso at professional kung magsalita. Hindi mo na talaga makikita sa kanya na minsan humahanga ito sa akin. So, she is a good girl. What's up, dude? Wala kayatang paramdama? Porkit maayos ng buhay mo? Nangiting bungad sa akin ni Mark. Kasunod ito ang ilang kaibigan namin. Nasa opisina ako ng mga oras na yon. Oo nga, wala man lang text or tawag dyan. Wika naman ni Vince. Baka hindi pa tapos ang honeymoon, kaya ganun. Nangangiting wika naman ni Kate. Iba talaga kapag may pamilya na. Segunda naman ni Dance. Maraming lang akong inasikaso, lalo na at may gustong makipag-business partner sa akin. Wika ko sa mga ito. Wow, sabay-sabay po nitong wika. Mr. Reyes, isa rin sa pinakamayaman. Actually, kalaban siya ni Dad before. Pero sabi niya sa akin, ay tinanggap daw ni Dad ang offer niya noon. Pero sabi ko naman pag-iisipan ko pa, wika ko sa mga ito. Bakit ngayon lang siya nakipagkita sa'yo? Tanong ni Mark. Bumuntong hininga muna ako bago nagsalita. Well, natanong ko na iyan sa kanya. Sabi niya nagkasakit ang anak nitong babae. Kinapilitang pumunta ng ibang bansa para ipagamot ito. At ngayon lang nakabalik dahil magaling na ito. Tumungo-tango naman ang mga ito. Nang biglang magsalita si Leia na nasa labas daw si Evangeline, hindi pa nga ako nakakasagot nang bumukas ng pinto ng opisina ko. At sumungaw ang ulo nito. Nakangiti ito ngunit kaagad ding nawala nang mamansin itong may mga kasama ako sa loob. Kamin, wika ko rito at mukha yatang walang balak ipasok ang katawan nito at ulo lang ang nakasungaw. Minsan talaga may pagka Mr. B na babaeng ito. Dandaan naman itong lumapit na may kimingiti. Samantala mga kaibigan ko lahat nakasunod ang mga tingin sa babae. Well, hindi ko naman ito masisisi dahil hindi naman talaga may tatangging magandang babae. Ngunit wala iyon sa akin. Dahil para sa akin, mas maganda ang pinakamamahal kong asawa. Napadalaw ka. Tanong ko kagad pagkaupo nito sa malapit sa akin. Bali, kaharap nito si Mark na ngayon ko lang yata nakita na napakaseryoso ng mukha. I-share ko sana sa iyo ang nabuo kong plano about business. But I think you're busy. Kaya sa sunod na lang, alis na muna tuloy ako. Wika nito sa mahinang boses. Sige, pumunta ka nalang bukas. Okay, I have to go. Wika nito na parang nahihiya. Siguro dahil maraming lalaki ang nakatingin sa kanya. Pero lalo akong naging kampante rito dahil nakita ko talagang iba ito sa mga babae. Sa gwapo ng makibigan ko, hindi man lang ito tumingin sa mga ito. Lalong hindi napakita ng kilos na maaring masasabi mong naglalandi. Minsan nga iniisip ko kung anak ba talaga ito ni Mr. Reyes. Mukha kasing malayong ugali nito sa tatay niya. Akmang alis na ito nang biglang magsalita si Dance. Hindi mo ba ipapakilala man lang ang bisita mo sa amin, dude? Tanong ni Dance na naging dahilan para mapahinto ang lakad ni Evangeline. Tiningnan ko naman ang babae at nakatingin ito sa akin na parang blanco ang mukha. Anyway, Eva, this is Dance, Kate, Vince at Mark. Wika ko rito. Hi, nice to meet you everyone. Wika nito na may alanganing ngiti sa bayo ko sa mga ito. Hi, nice to meet you beautiful lady. Wika ng babaerong si Dance. Say my princess. Wika rin ni Kate na may pangaakit ng ngiti. Napapailing na lamang ako. Mga babaero talaga. Nice to meet you too, my queen. Wika rin ni Vince na may kayabangan ang ngiti at tindig. Piling siya ang pinakagwapo. Samantalang si Evangeline tinatanggap lang nito ang mga kamay ng mga ito at may kimingiti. Napakunot noo ako at hindi man lang tumayo si Mark para makipagkilala rin dito. Napakaseryoso ng mukha nito habang nakatingin lang sa babae. Ikaw, dude, hindi ka makikipagkilala? Tanong ni Vince. Napakutuloy ang tingin namin dito. Seryoso pa rin ang tingin sa babae. Samantalang napansin ko ang pamumula ng mukha ni Evangeline at biglang yumuko. Maalis na ako. Wika nito sa akin. Tumango naman ako rito at mabilis ang lakad nitong umalis. Hey dude, anong problema? Bakit ito yata ang unang beses na hindi ka nagka-interesado sa babae? Wika ni Kate. Hindi ko siya type. Nakasimangot na wika ni Mark.
na naging dahilan ng halakhakan ng mga kasama namin. Grabe ka naman, dude. Bakit may gusto ba sa iyo yung babae? Kung makapagsalita ka rin, akala mo eh. Nagpapansin yung babae sa iyo. Hindi nga tayo tinapunan ng tingin kanina, kaya nga naisipan kong magpapansin eh. Wika ni Dance. Tawanan naman mo ito. Ngunit nakapagtataka kung bakit seryoso pa rin ito. Hanggang sa i-change topic pa nito ang usapan. Bilang isang matalik at pinakamalapit na kaibigan ni Mark, alam kong may iba itong naramdaman. Gusto ko tuloy matawa sa isiping mukhang nalabat per se tamukong. Kunwari pa seryoso, ayaw lang itong ipakitang totoo. Sa ganda ni Eva, imposibleng hindi niya ito magustuhan. Sa bar nga kahit sino pinapatulan niya. Ang kagandahan pa kaya ni Eva? Ibig sabihin lang noon nagkaroon ng ibang pakiramdam sa kanya ng makitang babae. Napapangiti na lang tuloy ako ng lihim. Mukhang na-excite akong makita kung paano may in love ang mamokong na makibigan ko. Sa ilang araw naming pagsasama ni Evangeline sa labas para kumain at pag-usapan ng business, nakagaanan ko na ito ng loob. Nalaman ko rin dito na nag-iisa lang itong anak. Nagulat pa nga ako nang gusto nitong ituring akong kapatid na lalaki. Kaya sa sinabi niyang iyon, mas napatunayan kong wala itong gusto na sa akin. Kaya ayun, tinanggap ko naman. Pakiramdam ko nga lang kapatid ko itong babae, lalo na't wala akong kapatid. She is 23 years old. Tama lang ang hinala ko rito na bata pa nga ito. Malambing ito at mabait. Masyado rin positibo at napaka-professional kapag kausap, especially kung sa business ang pag-uusapan. Masasabi kong swerte magiging karelasyon nito. Nabanggitin kasi nito sa akin, wala pa raw itong naging boyfriend. Nakakapagtaka man, pero naisip ko rin na baka dahil sa daddy nito. Hindi na rin naman kasi ako nagtanong. Hinayaan ko lang itong magkwento. Kaya nga kanina komportable itong magbukas ng pinto ng opisina ko, kahit wala pa akong sagot sa sekretary ko. Ngunit napalitan nito ng hiya na mapansin nitong may mga kasama ako. Tinatawag nga ako nito paminsan-minsan na Kuya Leonard. Hinayaan ko na lamang. Hi honey, malambing kong wika sa aking asawa na si Shai. Hi honey, napapadalas yata ang pagkabisi mo nitong nakarang araw ah. Wika ni Shai sa akin. Medyo kinabahan naman ako at baka maghinala naman ito. Tulad ng dati. Kaya naman niyakap ko ito na mahigpit sa bayalik sa labi nito. Marami kasi akong project na inaasikasuhan. Kaya medyo busy ako nitong mga nakarang araw. Wika ko dito. Hindi na rin naman ito nagsalita pa. Ngunit naisip ko rin na sabihin dito ang tungkol kay Evangeline. Baka kasi malaman nito iba na naman naisipin. Honey, wika ko. Yes, sagot nito sabay baling sa aking muka. Sakto naman itong iniga si Baby Daniel at tulog na ito kaya naman naupo ako at niyakap itong parap. Pinaupo ko pa ito sa kandungan ko. I have something to tell you. Wika ko habang nakatitig sa maganda nitong muka. Hindi na naman ito umimik na mukhang hinihintay na nito ang maaari kong sabihin. May gusto makipag-business partner sa akin. He is a billionaire also. May anak itong dalagang babae. Her name is Evangeline. At dahil masama raw ang pakiramdam ng kanyang ama this past few days, kaya siya muna raw ang makipag-usap sa akin for the business. Wika ko. Tapos, wika nito. Hindi ko tuloy alam ibig sabihin nito. Akala ko pa naman magre-react agad ito. I'm telling you this dahil baka isang araw makita mo kami sa television or somewhere na magkasama at baka iba ang isipin mo. Kaya sinabi ko na kagad sa'yo. Wika ko habang nakayaka pa rin dito. Napansin ko pa ang pagkibot ng labi nito. Talaga? Maganda ba siya? Sexy ilang taon na? Sunod-sunod na tanong nito na siyang ikinatawa ko. Hinampas naman tuloy nito sa braso habang nakabusangot ang muka. Akala ko pa naman kasi hindi ito magsiselos. Pinatapos lang pala ako sa sasabihin ko. What's funny? Wika nito. Bigla ko naman itong hinalikan saglit sa labi. You're jealous. Wika ko habang nakangiti ng pilyo. Sagutin mo muna kasi nainis na nitong wika sa akin. Bigla naman akong naging seryoso habang nakatitig sa maganda nitong muka. Isa lang masasabi ko, honey. Walang higit sa'yo. Walang ikaw lang ang pinaka sa lahat. Wika ko habang seryoso nakatingin sa mata nito. Napansin ko pa ang pagsilay na matamis itong ngiti. Promise? Wika nito. I'll promise. Sagot ko. Yan ay yung pinaka nasabi mo. Bakit putol yata? Nakangusong wika nito. Napangiti naman ako sa itsura nito. Ikaw ang pinakamaganda, pinakasexy at kahit agwat ang edad nyo, ikaw pa rin ang pinakabata para sa akin dahil ikaw lang ang asawa ko at mahal na mahal ko. Kayo ng anak natin.
At saka don't compare yourself, honey. You're the most beautiful woman in the world for me. Seryosong wika ko. Ngumuso naman ito na parang maiyak. Hindi naman ako nakipag-compare eh. Siyempre, mahirap na at dalaga pa ang kausap mo about business. But anyway, I'm happy because you're telling me already. Basta ingat ka, honey, ha. Baka mamaya pikutin ka ng babaeng yan. Naku, manghiram talaga siya ng mukha pag nangyari. Wika nito na kinatawa ko na mahina. Don't worry, han. Para na siyang kapatid ko kung ituring. At ganun din siya sa akin, kaya huwag ka na mag-alala. Pero para mawala yung pag-aalala mo, mag-iingat ako palagi. Mahal na mahal kita. At ayoko na mag-away tayo dahil sa mga maling akala. Kaya naman sinabi ko na kagad sa'yo. Wika ko dito. Thank you, han, sa pagmamahal. Mahal na mahal din kita. Nakangiting wika nito. Ngunit kaagad ding napawi ang ngiti nito at napalitan na pagkagulat. Na alam ko kung ano ang dahilan, pilit kong itinatago ang pilyong ngiti ko. At inihintay ang reaksyon nito, namumula na rin ang mukha nito. Honey, don't tell me, hindi nito matuloy ang sasabihin. Lumunok pa ito. What, honey? Nakangiti na wika ko rito. Hinampas naman ako ng mahina nito at dahil hindi ko na kaya, kaya inilikan ko na ito sa labi ng puso. Kaya naman muli na naman nagsalpukan naman ito sa pula sa puti. Kinabukasan, what do you want? Tanong ni Eduardo rito, tumawa naman ang karap niya na walang iba, kundi si Jose Reyes. Ganyan na bang dapat isalubong sa kaibigan, ha? Na hindi ka pa man lang maupo muna? Baka isipin ng mga tao rito eh, inaaway kita. Nakangising wika ni Reyes. Inis man ang nararamdaman ni Eduardo ngunit wala siyang magawa. Umupo siya sa harapan nito. Nasa restaurant sila ng mga oras na yon. Sa tagal na taon, wala pa rin pala itong pinagbago. Kitang kita pa rin dito ang kabangisan na latang gagawa ng hindi maganda. Masakit man para sa kanya na magkaganito. Ang tinuturing niyang kaibigan ngunit hindi niya ito mapigilan. Sa nais nitong gawin, dahil mas pinapairal nito ang kaanggitan na naging dahilan ng pagbabago ng ugali nito. Nawala sa pag-iisip ni Eduardo na magsalita ang karap niya. So kamusta na palang kaibigan ko, ah? Nakangisin itong tanong sa akin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko na sa iyo, kalimutan na natin na naging magkaibigan tayo. O mas tamang nagkakilala pa. Kung may binabala ka na naman, huwag na huwag mo na akong idadamay. Kung maaari lang huwag na tayong makita. Ginawa ko ang nais mo noon. Kaya kung maaari, Jose, hayaan mo na ako. Gusto ko na matahimik ang buhay ko. Wika ni Eduardo rito. Mabilis ang tumayo. Hindi na siya nag-aksaya pang mag-order. Dahil ayaw niya nang makasama ng matagal ang lalaking ito. Alam niyang hindi safe ang buhay niya kapag nakakasama ito. Gulat ang unang naramdaman niya na malaman niyang umuwi na ito ng Pilipinas. Lalo siyang nabahala at natakot na kuntakin pa siya nito. Nakakaisang hakbang pa lamang si Eduardo na manigas siya sa kinatatayuan sa sinabi nito. I heard na asawa ni Mr. De La Montre ang kaisa-isa mong anak. What a lucky man, ha? Paano kaya kung malaman na lalaking iyon? Nang ama lang naman ng asawa niya ang may dahilan kung bakit na tumigil ka. Napasigaw si Eduardo sa mga pinagsasabi nito. Ngunit hindi mo lang ito natinag. Kung sa bagay ng mga panahon nila na kabataan pa nila, ito naman talaga ang leader nila sa grupo bilang magkakaibigan. Sa malas nga lang at siya pa ang naging malapit dito na naging dahilan ng lahat na balak nito na siyang ikinadama niya. Huwag na huwag mong sasabihin yan. Huwag na huwag mong sisirain ang pamilya ng anak ko. Nalilisik ang mata ni Eduardo sa kaibigan. Ngunit tumawal ang karap niya. Sure, no problem. Madali naman akong kausap eh. Kung makipag-cooperate ka sa akin ulit tulad ng dati, wika nito na may ngisi sa labi. Minsan iniisip ni Eduardo kung minahal din ba siya nito bilang kaibigan. Mukha nga lang na yata ang bituka nito sa inggit na pinapairal nito. No, alam mong sa umpisa hindi ko gustong ginawa mo. Hindi ako ang may kagustuhan nun. Kundi ikaw, wika ni Eduardo. Kalimutan mo ng lahat. Ano ka ba? Wala na sila. Manahimik ka na kung maari. Huwag mo namang idamay ang anak ko, ang pamilya niya. Dugtong pa ni Eduardo rito. Ngunit gumisi lang ito at nakita ko naman ang galit sa mga mata nito. Wala na sila. Pero may iniwan naman. At kahit na wala na sila, hindi ko pa rin nakukuha ang nais ko. At iyon, ang lalo kong ikinagagalit. Kaya kung ayaw mo madami nag-iisa mo nga nakatapo, susunod ka sa gusto at plano ko kaibigan, wika nito. Tigilan mo na ito, Jose. Please lang. Galit na wika ni Eduardo. Mabuti na lang nasa sulok sila nakapuesto at hindi agawin ng pansin. Kinakatayo lamang siya bang kausap ang walang halang na kaibigan. Naglakad ulit siya para iwan ito ngunit nagsalita ulit ito.
Kung ayaw mo walang problema, hasaan mo na lang ang ganti ng Delamontre na iyon sa iyo at pati sa anak mo kapag nalaman niyang ikaw ang may dahilan ng pagkamatay ng... Mabibilis ang lakad ko upang hindi na marinig ang mga susunod pa nitong sasabihin at kung ano pang susunod na mangyari ba niyo sa susunod bahagi natin kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay ating nasaksiyan na nagkasundo na nga itong si Leonard at ang anak ni Mr. Reyes na babae. Magaan nga ang loob ni Leonard dito nang hindi niya maintindihan, parang kapatid na rin ang turing niya dito kay Evangeline. At nang bumisita ito sa kumpanya ni Leonard ay nagulat nga ang kanyang mga kaibigan at nagaganda naman ito dito. Maliban kay Mark na tahimik at di sanay si Leonard sa pinapakita ni Mark. Dahil nga chick boy nga ito, samantalang ama ni Shay naman ay nikapagkita kay Mr. Yes. At doon natin napag-alaman na magkakilala mga ito. At may banta ito sa kanya na kapag nalaman ni Leonard ang tunay na nangyari sa mga magulang nito, ay tiyak milalagot siya. Kung ayaw mo, walang problema, asahan mo na lang ang ganti ng Delamontre na yun sa'yo at pati sa anak mo kapag nalaman niyang ikaw ang may dahilan ng pagkamatay. Mabibilis ang lakad ko upang hindi na marinig ang susunod pa nitong sasabihin. Napangisi naman si Mr. Reyes habang pinagmamasdan ng kaibigan. Nakakaawa ka, aking kaibigan. Wala naman talaga siyang balak gawa na masama ang tinuring niyang kaibigan. Alam niya kasing ang managing kaibigan niya noon na ito lang ang naging malapit at hindi nang iwan sa kanya. Ngunit nagbago lang ito nang may plano na akong masama. Kinapilitan akong gamitin ito kasamang tauhan ito noon. Gusto ko lang naman na tulungan niya akong makapaghigantay sa Delamontre na yon. Ngunit inaasahan ko naman na hindi ito papayag lalo na't asawa ito ng anak niya. At iyon ang lalong kinagagalit ko. Pakiramdam ko kinakalaban ako nito. Ngunit nalaman ko ring wala pa itong sinasabihan sa nakaraan. At iyon ang ginagamit ko rito para takutin na naman ito at mapapayag siya sa plano ko. Wala kasi siyang kasigarduhan kung makukuha ba ng anak niya ang loob ng Delamontre na yon. Kinaisip niyang ito ang madaling paraan. Ngunit nagmamatigas na naman ito tulad ng dati. Balisa naman si Eduardo habang nasa library niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay at namamawis ang kanyang muka. Hindi pwede ito. Hindi niya maaaring malaman ang nakaraan. Gustong maiyak ni Eduardo dahil sa mga nakaraan. Kahit kailan hindi niya inasa ng pananatili niya sa kaibigan niyang si Jose ay siyang magdadala ng kapamakan niya. May alam siya sa nakaraan, lalo na tauhan niya pa ang may kagagawa na tauhan ni Jose. Pinilit niyang kalimutan ang nakaraan na yon. Ngunit laking bangungot siguro nang sa dinabi namin ng lalaki sa mundo, ito pang nakilala ng kanyang kaisa-isahang anak. Takot ang umiral sa kanya lalo na nakita niya kung gaano ito kayaman at katanyag bilang isang binatang bilyonaryo sa mundo. Manang-mana ito sa tatay niya. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit napaaga na wala ang magulang nito na siyang bangungot niya sa buhay niya. Nang malaman niyang mahal nito ang anak niya, pinilit niyang itago ang nakaranas o huwag na nitong malaman pa. Dahil alam niya naman sa sarili na hindi niya iyon kagagawan, nakakonsensya lang siya kapag naiisip ang magulang nito. Lalo na ipinakita nitong pagtulong sa kanila noong kapanahunan na muntik na silang mapamaktil sa anak ng Chin. Ito ang umalalay at naprotekta sa kanila. Lihim niyang itinago ang bagay na iyon kahit sa asawa pa niya at sa anak niyang si Cindy. Akala niya hindi na babalik kailanman ang kaibigan. Akala niya hindi na ito manggugulo pa. Ngunit nagkamali siya. Napasabunot si Eduardo sa sariling buhok at hindi napigilang mapaluha dahil sa galit. Takot at kaguluhan na hindi niya alam kung paano malulutasan. Alam niyang hindi niya kakayanin ang kaibigan lalo na't makapangyarihan din ito. Kaunti lamang ang kapangyarihan na meron siya. Kung ikukumpara dito, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa mga oras na iyon. Lalo na't natatakot siyang totohanin ito. Ang sinasabi sa kanya, kani-kanina lang. Hindi maaari. Hindi maaaring mapahamak ang anak ko at asawa nito. Wala silang kasalanan. Hindi niya na dapat malaman pa ang nakaraan ng magulang niya. Sigaw ng isip ni Eduardo. Samantalang si Mr. Reyes naman inihintay ang anak na dalaga hanggang sa matanaw niya ito sa kaliwan. Nagawa niya pang magpanggap sa anak na dalaga na masamang pakiramdam niya. Parang hindi ito makapalag sa kanya na higit niyang paglapit kay Delamontre. At hindi nga siya nagkamali. Alam niya naman na mahal siya ng kaisa-isa niyang anak.
Gagawin itong lahat. Naalala niya pa ang kasinungalingan niya sa lalaking De La Montre na nagkasakit ang anak niya ng cancer kahit wala naman itong sa katotohanan. Ang totoo kaya naman siya umalis ng Pilipinas noon upang hindi siya mapaghinalaan sa pagkawala ng mga magulang nito. Hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon na isunod ito dahil sa attorney nito na umalalay sa kanya. Kaya hindi niya ito nagawang galawin dahil kapag ginawa niya iyon, alam niyang hindi rin mapupunta sa kanya mga kayamanan nito. At dahil ito sa attorney ng mga De La Montre na siyang isusunod niya sa plano niya. Alam niyang may nalalaman ito dahil ito pa nga ang umalalay sa lalaking binata na bilyonaryo at mas lalong naging tanyag ngayon. Manang-mana talaga sa tatay niyang namatay. Halos durugin niya ng pino ang sigarilyong hawak niya sa sobrang galit. Hi my only princess, salubong ko sana akong si Evangeline. Ngunit seryoso lang ang mukha nito. Kamusta ang pakikipagkaibigan ng anak ko sa De La Montre? Malambing niyang tanong sa anak. It's fine dad, kinukuha ko pa ang loob niya pero malapit na. Wika nito sa seryoso mukha. Halatang hindi nito gusto ang ginagawa nito pero kailangan para sa plano niya. Mabuti anak, hayaan mo kapag naging okay na ako. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanya ng tuluyan at hindi na ikaw. Kunwari wika ko sa anak ko. Ang totoo kasi pinagpanggap ko pa ang doktor namin na may sakit ako kaya hindi pa ako pwedeng humawak ng negosyo. Kaya ang anak ko muna ang mahawak nito. Dahil lang sa plano kong tanggapin ni Mr. De La Montre ang offer ng anak ko. Samantalang si Evangeline naman hindi niya masabi sa kanyang daddy na sobrang lapit na ng loob nila. Nang kuya Leonard niya, hindi niya maintindihan kung bakit naglilihim siya sa kanyang daddy. Pakiramdam niya kasi parang may hindi magandang plano ang daddy niya. Ngunit pilit niya itong inalis sa isipan niya lalo na daddy niya ito. Hindi niya nga rin alam kung bakit siya pa mismo nagsabi kay Leonard na huwag niya munang tanggapin ang offer niya o offer ng daddy niya. Dahilan ko na lang na hindi pa magandang lagay ni dad kaya mas mabuting huwag niya na munang tanggapin ito as business partner. Saka na lang kapag magaling na ito. Naisip niya rin dahilan na baka pag tinanggap niya na kasi ito, eh magpumilit magtrabaho ang kanyang daddy kahit masama pang pakiramdam nito na ayaw niya naman ng ganon. Samantala, sa kabilang banda naman, alin ang sayo honey? Tanong ko sa sawa kong si Shai. Kasalukuyan kaming nasa restaurant at tumitingin ng ma-order at syempre kasama ang makulit naming anak. Panay hagikiki. Ikaw na lang honey ang bahala. Sagot nito sa akin. Habang nanghintay kami ng order, kinarga ko muna ang anak namin at pinatayo sa aking ngita. Bali magkarap kami ng aking asawa na si Shai. Ito namang anak namin, panay talong at hagikik. Hindi rin nakalampas sa akin ang mga bulungan sa paligid. OMG, ang gwapo naman ng tatay. Kahit ang baby magkamukha sila. Oo nga, ang gwapo naman ng daddy niya. Ang swerte naman ng babae. Swerte din ang lalaki, ang ganda kaya ng asawang babae. Bagay silang dalawa. Rinig kong wika ng lalaki. Grabe, sana magkatagpo rin ako ng katulad niyang napakagwapo. Halatang mahal na mahal ang pamilya Hirap nang makahanap ng ganyan. Siguro swerte din siya sa babae. Hindi naman siguro magiging ganyan ang isang lalaki kung hindi niya nahanap ang katangian na nasa asawa niya. Tiningnan ko naman ang asawa kong si Shai. Mukhang naririnig din ito ang bulungan sa paligid at nakangiti ito. Tama sila. Naging ganito ako din natagpuan ko ang asawa kong ito. Sa isip-isip ko habang nakangiti ng matamis sa asawa ko. Hanggang sa dumating ang order namin pagkain, kinapilitan muna akong ibaba sa crib ang anak namin. Nasa kalgitnaan kami ng pagkain nang may marinig kami nagsalita. Mr. De La Montre? Rinig kong wika ng isang lalaki. Pagangat ko ng tingin si Mr. Reyes pala kasama si Evangeline na may tipid ng ngiti na nakatingin sa akin. Ikaw nga, akala ko Nagkamali lang ako. At may kasama kang babae lalo na't may nakita kong anak. Ngunit naisip ko rin na nasabi ko palang may asawa at anak ka na. Nakangiting wika nito. Pansin ko rin tahimik lamang asawa ko at nakapansit sa amin. Ganoon din si Evangeline. Hi Mr. Reyes, wika ko na lang dito. Napansin kong bumaling ito sa asawa ko. Kinapilitan akong ipakilala ito sa asawa ko. Anyways, this is my wife, Cindy Buena. And honey, this is Mr. Reyes and his daughter Evangeline. Yung nabanggit ko sa'yo na nakipag-business partner sa akin, sila iyon. Wika ko rito gayon din kay Mr. Reyes. Inabot naman ang asawa kong kamay nito kay Mr. Reyes. Ngunit nagulat ako sa sinabi ng lalaki. Kitang asawa ko ay mukhang nagulat rin. Cindy Buena, anak ni Eduardo Buena?
Tanong ni Mr. Reyes, sumagot naman ang asawa ko. Ah, yes sir, bakit niyo po kilala ang daddy ko? Alanganing tanong ng asawa ko. Tumawa naman si Mr. Reyes. Oh iya, akalain mo ikaw pala ang asawa ni Mr. De La Montre. Hindi pa sa akin nasasabi ng daddy mo ito ha. Well, kakarating ko lang kasi galing ibang bansa. Nitong nakarambuan, kaya hindi pa kami nagkikita ng iyong ama. At dyan sa tanong mo ay kaibigan ko ang iyong ama noon pa ang mga kabataan namin. Hindi mo siguro ako matandaan at bata ka pa na minsan makita kita. Kahit itong anak kong dalaga ay hindi kayo magkakilala. Dinlagaril ito sa ibang bansa. Mabang wika nito. Hindi naman ako makapagsalita dahil sa gulat na nalaman. Akalain mo wala akong alam na magkaibigan ang daddy ng asawa ko at ito. Ah, ganun po ba? Pasensya na po kung hindi ko kayo matandaan, Mr. Reyes. Sagot ng asawa ko sa kahit nakipagkamay kay Evangeline. Nagnitian naman ang dalawa. No problem iya. Anyway, call me Tito dahil matalik na kaibigan ko ang iyong ama. Actually, kilala ko rin ang mami mo. Masaya ako at si De La Montre pala ang napangasawa mo. Tamang-tama pala ang pakipag-business partner ko sa asawa mo. Wika nito habang nakangiti. Ngumiti lang naman si Shay dito at mabilis si binaling sa akin ang tingin. Yung hindi ko naman alam ang sasabihin lalo na't nabanggit na naman ito ang business proposal nito. I'm hungry na dad, kumain na tayo at pati pagkain nilang mag-asawa ay naisturbo na natin. Agaw pansin naman ni Evangelina siyang ipinagpasalamat ko. Oh, I'm sorry Mr. De La Montre and Iha. Pasensya na at nakalimot ako. Sobra lang ako natuwa sa mga nalaman. Wika nito. It's okay Mr. Reyes, sagot ko. Ganun na rin ang asawa ko hanggang sa napaalam na mga ito at pumunta sa ibang table. Ewan ko ba kung bakit bigla akong nanahimik. Napansin ko rin na pati ang asawa ko natahimik rin. Siguro naramdaman itong gusto kong manahimik. Palakad-lakad ako sa library habang malalim ang iniisip. Nagkausap naman kami ng daddy ni Shai. Ngunit ni minsan wala itong nabanggit tungkol kay Mr. Reyes na kaibigan niya pala ito. Dahil ba sa wala ito ng Pilipinas? Hanggang sa may isipan kong tawagan si attorney at papuntahin sa mansyon. Ilang minuto akong naghintay at dumating din ito kagad. Yes, may problema ba? Bungan kagad nito sa akin pagkapasok sa loob ng library ko. Alam kong matagal na itong attorney ng aking mga magulang. Hindi ko na rin ito tinuturing na malayo sa akin. Dahil noong kabataan ko simula na mawala mga magulang ko, ito nang tumayong tatay sa tabi ko. Hindi ako nito pinabayaan kailanman. May gusto na akong malaman. Wika ko agad. Napansin ko naman ang mataman nitong mga tingin. Bumuntong hininga muna ako bago nagsalita. About sa nakaraang nais kong malaman, wika ko pa rito. Napansin kong lumunok ito at nangunot ang noon nito. Anong nakaraan ang nais mong malaman? May hinang tanong nito. Bago mamatay ang mamagulang ko, alam kong ang makalaban nito sa negosyo. Ang mga Reyes, di ba? Wika ko rito. Bigla naman itong umiwas ng tingin na siyang ipinagtaka ko. Bakit mo ba tinatanong ang mga iyan? Tanong nito. Dahil bumalik na siya at gusto niya magpag-business partner sa akin. Wika ko. Napansin kong pagagulat sa mukha nito at pagkabalisa. Ano? Bumalik na siya? Gulat na tanong nito. Bakit kayo ganyan makapag-react? May ginawa ba siyang hindi maganda? Tanong ko rito. Bigla namang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Naging blanko at hindi ko mabasa ang sinasabi ng mamata nito. Wala lang, nagulat lang ako at katulad nga ng sinabi mo, kalaban iyan sa negosyo ng daddy mo. Kinagulat ako nung sinabi mo makikipag-business partner pala sa iyo. Wika nito. Huwag mo siyang tanggapin iyo, hindi siya nararapat para makipag-business partner sa iyo. Wika pa nito na siyang ikinaramdam ko ng kakaiba. At dahil pakiramdam ko may dapat akong malaman, kaya napatuloy ako sa nais kong sabihin dito. At bakit naman hindi? Isa pa nga nagsabi sa akin na pumayag si dad noon na maging kapartner nito sa Negros. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang may hulog nito ang sariling cellphone. Napansin ko rin ang panginginig ng kamay nito at pagkagulat sa mukha. May problema ba? Don't tell me. Nakasinungalingan lamang ang sinasabi sa akin, Mr. Reyes. Wika ko rito. Lumunok ito ng paulit-ulit saka lang tumingin sa akin ng diretsyo. Totoo ang sinabi niya pero kung ako ang tatanungin mo, mas mabuti nang huwag mo nang tanggapin ang offer niya sa iyo. Wika nito pagdakay tumayo na ito. At bakit naman hindi? May dapat ba akong malaman? Tanong ko rito. Kita ko sa mukha nitong nayaya mo at mas tamang sabihin na stress. Mas maganda nang iwasan mo siya. Mas mahirap kapag lalo ka pang
yumaman kasama siya. Tandaan mo, riyan nagsisimula ang kapamakan dahil maraming tang posibleng maingit sa paligid mo. Kaya please lang iyo, ito lang pakiusap ko sa'yo. Huwag mo nang tanggapin ang offer niya. You're already a billionaire. Uwi ka nito, sabay paalam nito at dere-derechong lumisan. Napatimbagang akong hindi dahil sa galit ako rito. Ngunit sa pagramdam ko may itinatago ito sa akin na siyang dapat kong malaman. Hindi naman mapakali si Attorney Kim sa kanyang opisina. Bigla siyang nabahala nang malaman niyang bumalik na pala ang walang hiyang lalaki na iyon. Masyado kasi siyang nakapanti dahil taon na rin ang lumipas nang wala siyang mabalitaan dito. Kaya hindi na siya nagpasubaybay pa kung bumalik na ba ito. Dahil akala niya wala na itong balak pang magulo. Ngunit ngayon sinimula na naman niya ito sa anak ng kanyang naging kaibigan na si Rodrigo Del Montre. Lalo siyang nakaramdam ng takot na marinig niya kay Leonard ang sinabi nito na tinanggap pa raw ni Rodrigo ang offer nito gayong hindi yun totoo. Na lalo niyang ikinaisip na may balak itong masama. Nasabi niya lang naman kay Leonard na totoong tinanggap nito ang offer kahit na hindi yun totoo upang hindi nito magtanong pa ng magtanong sa kanya. Ang pinagtaka niya bakit parang nagkakainteresado ito sa nakaraan. Hindi kaya naging naala rin ito na hindi isang aksidente lamang ang nangyari sa mga magulang niya. Marami siyang inilim sa anak ng kanyang kaibigan. Alang-alang sa ikakasave nito. Ngunit mukha yatang nakikipaglaro ang tadana sa kanila. Kailangan niya itong bantayan dahil ito ang pinangako niya sa kanyang kaibigan na si Rodrigo. Hindi nito maaring tanggapin ang offer ni Mr. Reyes. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, sa isip ni Attorney Kim habang nakakuyumang kamao, alam niyang lahat, alam niya rin na ito ang may dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Leonard dahil pinaimbestigan niya ito ng lim at natuklasan niya naman. Ngunit ibinaon niya na ito sa limot at ayaw niyang malaman pa ito ni Leonard. Tulad ng ipinangako niya sa mga magulang ito, ayaw niyang mapahamak pa ito sa kamay ng Reyes na iyon. Kaya pinili niya itago ang katotohanan na alam niya namang iyon ang kagustuhan ng ama nito nung nabubuhay pa ito. Ang buong akala niya kasi wala ng balak pang manggulo ang Reyes na iyon ngunit nagkamali siya. Dahil bumalik ito para gumawa na naman ng kasamaan na siyang dapat niyang mapigilan at maprotekta ng anak ng kanyang kaibigan. Alam niya rin kaibigan ni Mr. Reyes si Eduardo Buena, ang ama ng asawa ni Leonard. Sa una pinasubaybayan niya sa ilang tauhan niya si Eduardo Buena at baka pakana nito ang lahat kung kaya nakilala ni Leonard ang anak nito. Ngunit kalaunay nalaman niyang wala itong balak na masama. Kaya hinayaan niya na lang ang lahat lalo na nakita niya kay Leonard kung gaano nito kamahal ang asawa nitong si Cindy. Alam niya rin kasing may alam ang Eduardo na iyon sa pagkamatay ng mga magulang ni Leonard ngunit hinayaan niya na ito. Dinalaman niya rin sa investigador niya na tinakot lamang ito ng sariling kaibigan at napatunayan niya naman iyon dahil sa ilang taong lumipas hindi niya ito nakitaan ng masamang balak para kay Leonard. Ngunit kailangan niyang kumilos at baka gamitin na naman ito ng sariling kaibigan lalo na't asawa ng kanyang anak si Leonard. Ilang linggo ang lumipas nang makipagkita sa akin ang investigador ko sa isang lugar. Halos sumangig ako sa aking nakita at natuklasan. Pakiramdam ko tinakasan ako ng kulay sa mukha dahil sa nalaman. Halong-halong galit, sakit at panibugo ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung sino ang una kong pupuntan ng mga oras na iyon. Sigurado ka ba rito? Hindi ka ba nagkakamali? Nanginginig na wika ko pa sa aking investigator. Habang paulit-ulit kong tinitingnan ang mga papeles nitong binigay ang mga old pictures. Naroon ang daddy ko nakasama, si Mr. Reyes. Mga litrato rin na mukhang di sila magkasundo. May litrato rin sila nakasama si Mr. Buena. At igit sa lahat may litrato rin kung saan at paano na aksidente ang aking mga magulang. Yes boss, sigurado po ako sa lahat ng iyan. Kaya nga po ako natagalan at sinigurado ko muna ang lahat. Sagot nito. Pero bakit? Mahinang wika ko, halos hindi ko may tukoy ang mga katanungan ko dahil nahihirapan ang pakiramdam ko. Parang ayokong tanggapin ang katotohanan. Ngunit nasarapan ko ang mga ebidensya kung saan magkasama si Mr. Reyes at Mr. Buena, ang ama ng aking asawa. Si Mr. Reyes at Mr. Buena ay magkasabot sa nangyari sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Ngunit nalaman ko rin na tauhan ng mga ito ang gumawa ng mga bagay na iyan para mawala ng pereno ang sinasakyan ng magulang mo. Nalaman ko rin na ginamit niya lang ang kaibigan niyang si Mr. Buena sa bagay na iyan bago pa nangyari ang aksidente.
Umalis ng Pilipinas si Mr. Reyes upang hindi siya paghinalaan ito. Mahabang wika nito. Nagapoy sa galit ang mamata ko habang sakay ng aking sasakyan. Papunta ng mga oras na yon sa aking attorney. Nagsinungaling siya sa akin noon. Kaya ngayon oras na para sabihin sa akin ang lahat. Alam kong alam niya ang punot dulo nito. Lalo na siya ang pinagkakatiwalaan ng daddy ko na mapag-iwanan para tulungan akong makabangon at may papatuloy ang iwan nitong mga negosyo. Mabilis ang hakbang kong pumasok sa malaking bahay nito patungo sa library nito. Pagdating ko, padarag ko pang binuksan ang pinto nito at pabagsak na isinara. At kung ano pang susunod na mangyari, abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.